Hello po mga kabayan, tayo po ngayon ay magtuturo ng isang napakasimpleng step paano po natin aalisin ang ating background sa ating video na hindi po gumagamit ng chroma key or green screen. Ito po ay napakasimpleng gawin, gagamitin po natin ang CapCut upang makapag-edit po ng ating video. Tara, umpisahan na po natin. Una po, kung wala pa po kayong CapCut, punta po tayo sa Play Store at mag-download po tayo ng CapCut. Ako po ay meron na. Ayan, buksan natin ng CapCut. Then, New Project. Then, maghanap po tayo kung anong gusto nating video na alisan natin ng background. Ito po yung napili ko. Ayan, nag-video po ako sa kwarto na napakakalat. Ayan, para ipakita ko lang sa inyo kung paano ang pag-alis ng background. Napakadali lang po. Ayan. Unang step, pindutin po natin yung video. Then, hanapin po natin yung remove background. Ayan. Hanapin po tayo remove background. Then, ayan. Black na po yung ating background. Ready na po yan na papalitan natin kung anong gusto nating ilagay na background. Then, ayun. Pindutin po natin yung plus. Then, hahanap po tayo ng gusto nating ipalit doon sa ating black background. Ito, meron na po akong dinownload na ipapalit ko doon sa aking background. Ayan, mga false. Nakapili na po ako. Ayan po, nakapili na po ako ng aking gagawing background doon sa aking black background. Then, ayan, pumunta po tayo doon sa ating video na inalisan natin ng background. Then, pindutin po natin at hanapin po natin yung overlay. Ayan, dahil yung ating black background ay i-overlay natin, i-drag lang po natin yung ating video doon, i-overlay natin doon sa ating background na napili. At saka, ayun, yan, drag lang po ng drag hanggang doon sa pinaka-umpisa. Ayan, ang ganda na po ng ating background. O, diba? Ayan, kayo na po ang mamili kung anong gusto nyong maging background nyo. Siguro marunong naman po kayo kung paano mag-download. Hanap lang po kayo ng mga free videos sa Pexel or Pexibank. Nakakahanap po kayo doon ng mga free videos na gusto nyong ilagay na magiging background ninyo. Ayan. Ngayon, ready na po nating i-save yung ating video. Nakita nyo po yung arrow sa taas, pindutin lang po natin yan. Then, masisave na po yung ating video. Yan. Exporting na po tayo. Napakabilis lang po ng pag-export. Yan. Hintayin lang po natin hanggang sa matapos. Yan. Wala pong kahirap-hirap, di po ba? Napakadali lang. Sana po nagustuhan ninyo ang ating tutorial ngayon, lalong-lalo na po sa mga estudyanteng na mamroblema kung paano sila gumawa ng kanilang virtual presentation. Sana po ay ito'y nakatulong sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.